warrant of arrest. Inihain laban kay dating Bucor Director General Gerald Bantag at dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta kaugnay sa Villamor Palanya murder case. Mismong hepe ng PNP Drug Enforcement Group, sinibak sa gitna ng pagkakadawit sa umano'y cover-up sa isang malaking drug operation. Exclusive, apat na Pinoy na muntik mabiktima ng illegal recruiter para umano maging scammer sa Cambodia na sagip. Babae sa Kidapawan City, nauwi sa ospital sa tindi ng pambubugbog ng kinakasama, ang salarin, isa pa namang pulis. Kayong patok ang mga palamig, gagamiting yelo, paanong matitiyak na ligtas? Bagyong amang humina at isa na lang low pressure area. Pero nagpabaha at nagdulot ng abala sa mga dinaanang lugar. At ang unang sulyap sa karakter na gagampanan ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa murder mystery series na Royal Blood. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinaaresto ng korte sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Bucor Deputy Officer Ricardo Zulueta. Kaugnay ito sa pagpatay sa itinuturong middleman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Kaya kanina magkasunod na pinuntahan ng mga otoridad ang dalawang pag-aari ni Bantag para dakpin siya. Narito po ang sanib puwersang pagtutok ni na Ian Cruz at Jonathan Andal. Pinalibutan ng mga pulis ang apat na palapag na paupahan sa dagat-dagatan Caloocan. Ang kanilang pakay, arestuhin si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Ito kasi ang address ni Bantag na nakalagay sa warrant of arrest na atatanggap lang kanina ng Caloocan Police. May mga sapatos sa hagdan pero nakakandado ang mga pintuan. At matapos ang pag-iikot, wala sila ni isang nadatnan. Sabi ng mga residents from here na may mga persons dyan kaninang magang-maga din parang naghakot lang. Pero without confirmation na hindi na nakita si Sir. Dalawang taon na raw hindi nakikita si Bantag ng mga kapitbahay. Pagkatapos ng pagtatanong sa mga residente, paalis na sana ang mga pulis nang bigla silang may natanggap na timbre. Tumawid kami ngayon dito sa kabilang barangay kasi may nakuwang impormasyon yung mga pulis na meron pa daw isang property si dating Bucor Chief Bantag. Isang paupahan ulit na pagmamayari di umano ni Bantag ang natunton ng Caloocan Pulis. Isang caretaker ang humarap na pumayag papasukin ang mga pulis kasama ang barangay. Pero wala pa rin Bantag na nakita rito. Chinek po namin yung permit. Bantag po apelido ng kumuha ng permit ng construction. Parang sabi, misis po niya. Hindi lang si Bantag ang pinapaaresto ng Muntinlupo RTC Branch 206, kundi pati na si dating Bucor Deputy Officer Ricardo Zulueta na ang address ay sa Pandi, Bulacan. Dito naman nagpunta kanina ang Pandi Police. Pero wala ring humarap sa kanila. Last November, minomonitor na natin itong bahay ni Zulueta. And wala pong nakatira dito. And accordingly sa mga kapitbahay, for the last 2 years na po, hindi na nila nakikita si Mr. Zulueta dito sa bahay niya. Ang warrant of arrest kina Bantag at Zulueta ay para sa kasong pagpatay sa presong si Cristito Villamor Palanya sa loob ng Bilibid. Si Villamor ang sinasabing middleman sa pagpatay naman sa broadcaster na si Percy Lapid. No bail o walang piyansa ang murder case na ito. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga abogado nina Bantag at Zulueta pero hindi sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Welcome development para kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang paglalabas ng warrant of arrest para kina Bantag at Zulueta. Hawak na raw ngayon ng law enforcement units ang bola sa pag-aresto sa dating pinuno ng Bucor. It's ready up to the prosecutors to do their job. We take custody of him. Hopefully we can arrest him or he will surrender. Ang payo ng kalihim ng katarungan kay dating Bucor Director General Gerald Bantag, sumuko na at harapin ang asunto. And if you think you're innocent,
then just come in and face the music. The judge and the judges will be able to know if the truth is there. Alam naman nila yung totoo at hindi totoo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Sinimak na sa pwesto si PNP Drug Enforcement Group Chief Narciso Domingo. Kaugnay ng umano'y cover-up sa Shabu Raid nitong Oktubre. Ang kanyang tugon sa pagtutok ni June Veneracion. Tanggal na sa pwesto si Police Brigadier General Narciso Domingo bilang hepe ng PNP Drug Enforcement Group sa harap ng pagkakadawit niya sa umano'y drug cover-up. Epektibo kahapon ang relief order kay Domingo na inilabas ng PNP. Noong Martes, nag-file na ng leave of absence si Domingo bilang pagsunod sa uto sa DIIG Secretary Benhur Abalos na siyang nagbulgar sa umano'y cover-up kaugnay ng pagkakasabat ng 990 kilos ng Shabu noong nakarang taon. Good officer and gentlemen, susunod po tayo sa lahat na legal na order sa atin. Mag-comply po tayo doon. Ngayong wala na siya sa pwesto, pinaghahandaan na raw ni Brigadier General Narciso Domingo ang inaasahang pagpapatawag sa kanya sa investigasyon ng Senado. Nakikita niya itong isang magandang pagkakataon para linisin ang kanyang pangalan. May hawak daw siyang ebidensya na magpapatunay na hindi sila sangkot sa cover-up. Wala nung tayong tinatago talaga. Sa presentation ko last Monday, dokumentado lahat yung pinagsasabi natin doon. Ang dapat tayong ipakita sa lahat ng investigations. Ay kinasasama ng loob ni Domingo, nadadamay na raw ngayon ang kanyang pamilya. Parang kinukot siya na yung mga anak ko eh. Mga kakilala nila eh, na drug protector ang tatay niya. Bilang ama, mabigat po yun sa inyo? Mabigat po. Eh, siyempre, walang kalam-alam yung bata. Tapos bilang pagtatawanan ng mga classmates niya. So, may iba po ang impact noon sa bata. Inaabangan pa rin ngayon kung kailan babasagi ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang kanyang pananahimik. Nauna nang nabanggit ni Domingo na may clearance si Azurin ang kanilang plano na itago muna sana ang 990 kilos na drug bust at pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo dahil meron pang follow-up operation kasama si Azurin sa balak ipatawag sa pagdinig ng Senado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang babaeng illegal umanong nag-recruit ng 4 na Pinoy pa Cambodia. At para makalusot sa immigration, inutusan daw ang mga biktima na sabihing pagiging turista lang ang pakay sa Cambodia. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hindi na nakapalag si Mona Almera Cosay nang arestoy ng mga tauha ng NBI International Airport Investigation Division sa NAIA. Nag-sponsor umano at nag-escort si Cosay ng 4 na Pinoy na dadalhin sana sa Cambodia. Pero lumabas sa verification na hindi siya autorisado mag-recruit. Inorient niya itong mga ibang victims na sabihin during immigration interview na ang pakay nila doon ay bilang tourist. Napag-alaman natin upon investigation na ang final destination pala nila ay Cambodia. Nasagip naman ang 4 na biktima. Nitong Enero lang, ilang Pinoy rin ang ipinadala sa Cambodia. Pero sindikato pala ang papasukin nila. Kinasuhan na ng NBI nitong Marso ang isang BI Immigration Officer at 3 iba pang sangkot umano dyan. Parehong bansa ang pupuntahan, which is Cambodia. So, mahalaga na napigilan natin na makaalis itong mga victims na ito because malaki ang chance na same modus pa rin. Gagawin silang scammers or i-employ sa mga illicit na business sa Cambodia. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Cosay. Sinampahan na siya ng reklamong Attempted Trafficking in Persons Act at Large-Scale Illegal Recruitment. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Bago pa man humina bilang isang LPA, kabi-kabilang pagbaha ang idinulot ng bagyong Amang sa ilang lugar sa bansa, gaya po sa Quezon, kung saan ilang bayan ang inabot ng lampas tao na tubig. Ang aksyon ng gobyerno sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Rumaragas ang bahang na merwisyo sa ilang lugar sa Lopez, Quezon. Maraming sasakyan ang na-stranded dahil sa taas ng tubig. May mga lugar pa kung saan umabot lampas tao o di kaya hanggang dibdib ang baha. Kaya ang ilang residente agad inilikas. Seven, sir, may mga na-rescue na ho ba kayo? Kanina po, meron po sa barangay Dandagan, officer. So okay naman po at hindi bumaba na po yung tubig. Pahirapan din ang pagdaan ng mga sasakyan sa National Highway at iba pang kalsada dahil sa pagbaha. Ayon sa PDRMO Quezon, umapaw ang ilang ilog sa bayan dahil sa malakas sa ulan. Galing sa Talolong River,
Hindi nakita ang kalsada sa harap ng gym. Hanggang kaninang umaga, mahigit 90 pamilya ang lumikas sa bayan. Karamihan sa kanila nasa outside evacuation area o kasalukuyang nananatili sa bahay ng kamag-anak o kapitbahay. Di ka takataka lalo't magdamagan ang buhos ang ulan na sinabayan ng hangin ang naranasan sa probinsya. Kaya sa bayan ng Mulanay, Quezon, wala munang pinapayagang pumalaot. Bantay sarado rin ang mga ilog sa Tagkawayan at patuloy na tinututukan ang mga bahaing lugar sa Atimonan. Sa Bombon, Camarines Sur naman, may mga motorisang napilitang lumusong sa baha kahapon. Dahil bumuti na lagay ng panahon ngayong araw, pinayagan na ng Philippine Coast Guard na makabiyahe mga sasakyang pandagat, papasok at palabas ng Catanduanes. Bumiyahe na rin ng mga barko sa Bicol kahit malakas pa rin ang alon sa dagat. Balik normal na rin ang operasyon ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat sa lalawigan ng Sorsogon. Dahil napuruhan ng Bicol, kabilang ito sa tinututukan ng DSWD sa pamahagi ng ayuda bukod pa sa Davao Region. Nasa mahigit 100,000 pisong halaga ng family food packs ang naipamahagi na. Patuloy din daw ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga ahensya ng pamahalaan at mga LGU para sa kanilang mga pangangailangan. Inaasahan po natin na as we go along the way at hindi pa naman po umaayos yung lagay ng panahon sa iba po nating mga lugar pa, maaari pa po itong madagdagan. Pero just the same, asahan po ng ating mga kababayan na patuloy po yung pagbibigay ng assistance po ng inyong DSWD. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, low pressure area na lang ang dating bagyong Amang, pero magpapaulan pa rin ito sa ilang bahagi ng bansa. Huling namataan ang LPA sa bahagi ng Infanta, Quezon. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalo pa itong hihina hanggang sa tuluyan ng mag-dissipate o malusaw. Sa ngayon, habang patuloy ang kumikilos sa PAR, paghandaan pa rin ang maulang panahon bukas, lalo na sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may matitinding ulan sa Northern at Central Luzon, kabilang ang Zambales, Tarlac at Pangasinan. Sa hapon, malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin. Pero kumpara nitong kasagsagan ng bagyong Amang, mababawasan ang ulan sa Bicol Region. Sa Metro Manila, posibleng maulap pa rin bukas at umulan lalo na sa hapon. May mga pag-ulan din sa Samar at Leyte provinces, pati sa ilang bahagi ng Panay Island at Negros. Uulanin din sa Mindanao, bandang tanghali at magpapatuloy sa hapon. Malalakas ang ulan sa Caraga, Davao Region at Soccsargen. Sa datos ng PAGASA, mula umpisa ng Abril hanggang kahapon April 12, above normal o mas mataas kaysa normal na dami ng ulan kapag ganitong buwan ang natanggap ng malaking bahagi ng Quezon at Bicol Region na pinakanapuruhan ng mga pag-ulang ibinuhos ng Bagyong Amang. Maaksyon ang ilang tagpo sa pagpapatuloy ng pinakamalaking balikatan exercises sa kasaysayan. At sa gitna niyan, muling umalma ang China. Nakatutok si Maki Pulido. Javelin missiles ang anti-tank weapons na pinakawalan sa live fire exercises na isinagawa sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. At pagtama sa target. What you're seeing here with Balikatan and Salakanib is an expression of us trying to commit to enabling and assisting the Philippine military on being able to protect their national sovereignty and protect, you know, the territorial integrity of the Philippines. We are making sure that the Philippines, the entire country, not just the armed forces of the Philippines, would be ready in case a threat would come to our shores. Bahagi ito ng pinakamalaking balikatan exercises na isinasagawa ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Iba-ibang military exercise na ang ikinasa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa iba't ibang lokasyon hanggang April 28. Sa Santa Rosa, Nueva Ecija, ang drop zone ng mga nag-parachute na free fallers mula sa AFP Special Operations Command at US Special Operations Command Pacific.
Tumalon sila mula sa Osprey aircraft ng US Air Force mula sa taas na 9,000 feet. Habang sa Camp Aguinaldo naman sa Quezon City, isinagawa sa unang pagkakataon ang cyber defense security exercises. They are more advanced in terms of technology, in terms of information system. So we hope to learn a lot from this. External defense ang tutok ng Balikatan 2023 sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Highlight ng Balikatan ang live fire exercises sa April 26 sa Zambales kung nasaan banda ang Scarborough Shoal na inaagaw ng China. It's not aim against a particular country. This is part of the Mutual Defense Treaty. We are invoking actually that treaty for a combined operations involving US and the Armed Forces of the Philippines. Sa pagpupulong ni U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin III at Senior Undersecretary at Defense OIC Carlito Gavis Jr. sa Pentagon, muli nilang sinabing patuloy na palalalimin ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. And as we've made abundantly clear, the Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, our public vessels, or aircraft anywhere in the South China Sea. Pero umaalma na naman ang China. Masama raw ang kanilang loob sa joint statement ng Amerika at Pilipinas. Binabaluktot daw ng joint statement ang kanila umanong lehitimong maritime law enforcement action sa South China Sea. Para kay Professor Aris Arugay, Chairman ng UP Political Science Department, wala naman ng kwestiyon kung kaninong teritoryo ito dahil sinabi na noon pang 2016 ng International Tribunal na sa Pilipinas ito. Tama lang daw na pinapatibay ng Pilipinas ang alyansa nito sa Amerika kahit laging nagrereklamo ang China. Sa tingin ko parang tama na siguro yung polisiya na iniisip parate ng gobyerno paano magre-react yung China at paano siya hindi gagalitin o hindi siya maasar. Because we've tried it and it backfired. China continues to be aggressive. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Ngayong taginit, mabilis sa pampalamig ang yelo. Pero alam nyo bang posible ang pagmulan ng mga sakit na nakamamatay kung hindi malinis ang gagamiting tubig o hindi maayos ang paglalagyan? Ang mga tip para maiwasan yan, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa init ng panahon ngayon, isa sa pinakamabilis at pinakamurang paraan para mapatid ang init ang pag-inom ng malamig na tubig. Kaya marami sa ating mga Pinoy, pabiling yelo po. Si Ricky Yelo raw ang madalas na binibili sa suking tindahan na ito sa Quezon City. Pabalamig po mo, kasi mainit po panahon. Ano nyo po nasisiguro na malinis yung binibili ng yelo, kuya? Matagal na po kasi kaming bumibili ng yelo po. Wala naman pong na may sakit pa, na idudulot. Ang truck ng yelo na ito na nagde-deliver sa ilang establisimento sa Quezon City, ang siya ring nagde-deliver sa tindahan kung saan bumili si Ricky. Paano niyo po nasisiguro na malinis yung yelo nila? Bumibili lang ako. Hindi ko alam kung saan nila ginagawa. So far, wala pa naman pong nagre-reklamo sa inyong customer? Wala pa naman. Kami rin kasi diyan kami kumukuha ng tubig, ng pagmalamig, yelo. Diyan kami kumukuha. Wala naman kami nararamdaman. Main ingredient din ang yelo sa mga tinda ni Ana na halo-halo at saging konyelo. Siyempre sa planta po kami kumukuha, ma'am. Kaya malinis po yung tinitinda namin. Opo. Tapos kahit kayo po kumakain ng tinda niyo po? Oo naman. Pati mga anak ko. Tiwala naman po ako na malinis. Ayon sa Department of Health, malinis na tubig equals malinis na yelo para maiwasan ang sakit. Ang usual po na nakukuha nating mga sakit dahil po sa contaminated water source would be cholera, typhoid, pwede rin po tayo magkaroon ng bloody na diarrhea because of this specific illnesses. Pwede rin po tayo magkaroon ng amoebiasis. Pwede rin po tayo magkaroon ng food poisoning actually. Mahalagang matiyak ang kalinisan ng tubig dahil base sa datos ng Philippine Statistics Authority, 14 na Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa waterborne diseases. Kaya bukod sa malinis na tubig sa paggawa ng yelo, dapat malinis din ang panghandle nito at di dapat ilagay sa kung saan-saan lang. Yung mga naglalagay ng yelo sa kalye,
nakapatong lamang po dun sa mga bangketa, dun sa mga nagbebenta ng samalamig, at tapos doon na lang po kinukuha na minsan hindi na po natin nauugasan. Maari rin po maging source yan ng kontaminasyon. Pero kung gagawa naman daw ng yelo sa bahay? Maari naman po nating pakuluan muna ang tubig bago po nating gamitin o palamigin, pagkatapos pakuluan saka ilagay sa freezer para maging yelo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Susunod! Sa Kidapawan City, babaeng sinaktan ang kinakasamang pulis na ospital sa tindi ng tinamumpang bubugbog. Ang mga mungkahing solusyon, ngayong karamihan ng mga batang estudyante sa bansa, hindi marunong o hindi makaintindi ng binabasa. At ang maangas na look ni Ding Dong Dantes para sa gagampanan niyang karakter sa Royal Blood. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Maging bahagi ng pagpapalakas panglalo ng GMA Network. 41 job opening ang alok ng nangungunang media organization sa bansa. Kabilang dyan ang Program Administrator, Program Editor, Project Assistant, Project Specialist, Research Analyst, Sales Manager, Senior Audio Editor at Senior Auditor. Abangan ang iba pang pwedeng applyan dito sa 24 oras o magpunta sa careers.gmanetwork.com. Biruin mo yun, sa kabilang dulo pa ng mundo tayo magkikita. Alam mo, hindi ko plinano to. Yung ikaw, tayo. Ikaw yung destiny ko, Luz. Mr. Nice Guy! So, ikaw yung nag-uwi sa akin kagabi. Thank you. You're my knight and shining armor. Get her. Alam mo ba ginawa mo sa bata? Ayoko na! Bilang pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan at nangungunang multimedia news organization sa bansa, naghahatid kami ng komprehensibong pagbabalita kahit saan at kahit kailan. Sumasabay din kami sa makabagong teknolohiyang hatid ng digital age sa paghahatid ng balita at impormasyong tama sa TV, radyo at online. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Digital piracy continues to be one of the biggest problems in the entertainment industry globally. GMA Network, through various initiatives on different platforms, is consistently taking the necessary steps to combat the illegal distribution of shows, movies, music, and other materials to strengthen our anti-piracy capabilities. The Alliance for Creativity and Entertainment, ACE, the world's leading anti-piracy coalition, is honored to welcome GMA Network as a new and the first Filipino member of ACE. Through this partnership with ACE, we hope to send a very strong message of solidarity with our partner carriers and distributors of GMA content around the world, that we are one with them in this fight against piracy. GMA has also started collaborating with the Philippine Intellectual Property Office in pushing for site blocking as an enforcement tool. These anti-piracy efforts and partnerships are the foundations of the Stream Responsibly Fight Piracy campaign, which aims to raise awareness of the value of creative works. It also aims to educate and protect the public on the potential risks of clicking on pirate websites and apps.
GMA Network and its anti-piracy campaign ambassadors are fully committed to fighting digital piracy. After undergoing orientation with our legal team, they will appear in public service ads, encouraging viewers to help in the fight against piracy. This advocacy aims to protect Filipino content creators and provide a high-quality viewing experience for all Kapuso here and abroad. As the Philippines' leading broadcast network, GMA is committed to creating world-class quality programs and content to cater to our ever-growing number of consumers. In the Philippines, we maintain several free-to-air digital terrestrial channels offering a wide selection of shows for our global Pinoy. We have our subscription-based international channels, which are made available through multi-platform pay TV distribution outlets worldwide. In the Philippines, we offer full episode streaming of our current as well as top-rated programs. And our official YouTube channels also offer exclusive content online. As we strive to deliver quality Filipino entertainment, we urge our viewers to watch only on these official channels and sites to get the best viewing experience. Your support guarantees the continuous creation of more programs for everyone to enjoy. Let's all stream responsibly and help fight piracy. Figure skating is cardio. So ilang ikot mo lang sa loob ng skating rink, you get to burn a lot of calories. And people would actually think na pag nasa loob ka ng skating, malamig, hindi ka pagtapos. It's cold. Pero kaming mga figure skaters, siguro 30 minutes of doing exhibitions, ligo na kami agad ng pawis. Doing one program, a 2-minute program after our program, hingal to the max kasi ligo kami ng pawis. That's how tiring our sport is. And na-realize yung Sia na parang, sabi niya, grabe pala ang cardio ng figure skating. Pumayat siya sa figure skating kasi it's really, really tiring. Akala ko nga rin, kasi syempre, di ba, parang pag when you watch figure skaters, di ba, parang ang akala mo, parang ganda-ganda lang nila, everything so smooth, effortless lang. Pero hindi nila alam, para ma-execute mo yung proper posture na yun, proper figure na yun, eh talagang kailangan mo yung muscle na yun, eh talagang gumagana. Yes, years of training, a lot of core workout, a lot of muscle workout. It's really hard to be a figure skater. It's a difficult sport. Yan para sa akin kasi when I was younger, I think I fell too many times for me to say na wag na lang. Okay na ako. Alam niyo kami rin, ang dami naming semblance. I actually have a lot of VPS, yung mga semblance ko sa training. It's normal for figure skaters na talagang semplang to the max. Actually, meron na nga akong album ng yung umuwi ako from taping ng figure skating. Pasapasa yung legs ko, salon pass ang nakabalot sa paa ko, sa likod ko. Ano talaga, maga talaga yung paa mo after. But, you know, it's part of being an athlete. Kaya nung nakikita ng mga nila direct at yung mga ibang tao, hindi sumisemplang, lahat sila kinakabahan. Kasi there was a scene na kailangan ko sumemplang. So, sinemplang ko talaga. Lahat sila, okay ka lang ba? Mukhang tuwis. Buti okay lang yan. Ganyan talaga kami malaglag. Na ito, worthy sila. Oo. Parang okay lang yan. We would always fall. Siguro mga countless times na, even the professional figure skaters, kahit yung mga pinakamagagaling, nang tuloy-tuloy pa rin yung pagkasemplang niya. Pero diba, tumatayo pa rin. So, yung mga beginners na nadadapa, it's okay. Kami rin, pinagdaanan namin yan. Hanggang ngayon, pinagdadaanan pa rin namin yan. Just like life, ano? Yeah. Oh, di ba? Yeah. Parang ang talino. Just Akala like life. Yeah. Just stand up and keep going. Nahuli kamang pangbubugbog ng isang pulis sa kanyang kinakasama sa Kidapawan City. Sinibak na siya sa pwesto at maharap din sa patong-patong na asunto. Nakatutok si Dano Tingkungko.
Viral ngayon sa social media ang videong ito ng lalaking binubugbog ang isang babae sa Kidapawan City, Cotabato. Sa isang punto, naglabas pa ng baril ang lalaki. Kinilala siyang si Police Corporal Louis J. Lumangkas na nakadestino sa Magpet Municipal Police Station. Ngayon, nakakulong siya sa Kidapawan City Police Station dahil sa reklamong paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women and Children. Kasalukuyan namang nasa ospital ang babae dahil sa mga sugat at pasa. Hinihintay pang makapagpagaling siya bago kuha na ng buong pahayag ng PNP Women and Children's Protection Center. Pero base sa paunang kwento niya sa PNP Women and Children's Desk sa Kidapawan, nag-away na ang dalawa bago pumunta ang biktima sa party ng isang kaibigan noong Martes ng gabi. Nasundan siya nung kanyang live-in partner. Sa party, parang nagtago siya sa loob ng banyo. Kinuha siya nung kanyang live-in partner, binugbog sa labas na nung bahay ng kanyang kaibigan. At doon din nangyari yung viral video na nakikita natin ngayon sa nakumakalat sa internet. Kaya pinag-aaralan ng sampahan si Lumangkas ng kasong administratibo tulad ng grave misconduct, hiwalay pa sa kasong kriminal. Pwede siya ma-dismiss administratively. So automatic na yon, nakita naman natin lahat yung ginawa niya. Hindi ito inaalaw ng aming leadership sa PNP, sa Philippine National Police. Yung mga ganitong violation. Posible ring makadagdag sa haharaping administrative case ang paglabas niya ng baril. So meron pang ibang kaso na maaaring makasama doon sa kaso niya ngayon. Sa amin, ang sakop namin is yung pang-aabusong ginawa kahit walang baril na nilabas siya. Yung nakita namin is na parakasuhan siya. Wala pa man yan, tinanggal na si Lumangkas sa pwesto. Bago pa nito, may kampanya na ang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa mga abusadong kasamahan. Huwag nilang bugbugin o suportahan nila bilang pulis sila nga dapat ang protekta. Kasi ang iba din kasi dyan kahit girlfriend mo pa lang, pwede kang ireklamo ng bawsi. Ganun kalakas yung batas na yan. Para sa mga reklamo, maaaring magsumbong sa Women and Children's Desk ng kahit anong police station. Huwag silang matakot na lumapit sa amin. Ito talaga yung mandato namin, ang proteksyonan sila. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Dahil umano sa baradong kanal, lagi raw basa at nilulumot ang isang kalsada sa Quezon City. Ang resulta, kabi-kabilang aksidente. Idinulugyan sa sumbungan ng bayan. Sobrang basa yung daan, nilulumot na. So, siyempre, madula siya sa gulong. Ilang beses na raw muntik, sumemplang ang rider na si Jomar sa bahagi ito ng Doña Juliana Street, kanto ng Samsung Street, sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Saksi ang tindera ng kainan sa harap ng kalsada sa di anya mabilang na aksidenteng dulot ng palagiang basang daan. Limang taon na po na may nadidiskrasya. May mga sumisimplang, may natutumbang motor. Sanhi umano ng problema ang baradong kanal sa lugar. Maliit daw po yung drainage sa ilalim. Tinanong na po yan ang barangay ng City Hall. Dinugdok na nila, wala pa rin po. Aming ipinarating sa Quezon City Engineering Office ang sumbong at agad silang nagsagawa ng clearing at declogging operation. May paliwanag din sila hinggil sa baradong kanal sa lugar. Nung panahon kasing yun, yung kalsada na to hindi pa masyadong developed. Kaya yung ginawa lang namin proyekto ng Quezon City, yung drainage lang papunta sa Doña Nicasia. Kung makikita nyo, itong parte ng Samsung Street ay talagang wala pa pong development. Nakatakda na raw magpatupad ng Road and Drainage Improvement Project ang opisina na nagkakalaga ng humigit kumulang 10 milyong piso. May papatupad daw ang proyekto sa sandaling ma-relocate ang informal settlers na nakatira malapit sa lugar. At habang di pa umuusad ang relocation, pagtsatsagaan po namin linisin yung drainage para yung tubig hindi na po dumaan sa ibabaw ng kalsada. Good evening mga kapuso! Dahil sa success ng kanilang first series together, may pa-thank you party si Rudo Madrid at Bianca Umali sa cast and crew ng The Right One. Ang ilang ganap sa masayang get-together, ichichika ni Aubrey Katampel. Muling nagtipon-tipon ang cast at production team ng GMA Public Affairs at View Philippines series na The Right One kagabi. Ang Thanksgiving party, inorganized ng lead stars ng show, ang Sparkle Couple na si Rudo Madrid at Bianca Umali. Gusto namin na i-celebrate namin sila
at para sa kanila itong Thanksgiving. Not to thank them for just the time, pero sa lahat ng effort na ibinigay nila at pag-aalaga sa amin din sa show. We appreciate everyone. I guess we all deserve to have fun at i-celebrate yung success at yung pagod na binigay namin dito. Dumating din para makisaya ang kanilang co-stars tulad ni Ramon Christopher, Alma Concepcion, Mon Confiado, Kokoy De Santos, Royce Cabrera, Kaloy Tingkungko, Annalyn Baro, Migs Villasis, Vere Madrid at Direk King Mark Baco. Present din ang magkasintahang Paul Salas at Mikey Quintos na masaya raw na nakasama ang kaibigang si Naruro at Bianca sa The Right One. Maganda naman yung friendship naming apat from the very beginning. Lagi namin pinag-uusapan yun sa workshops pa lang na we really want to utilize our friendship for the good ng show. Pinag-usapan nga namin ni Ruru, iba rin talaga na kapag katrabaho namin yung mga partners namin. Mas nagiging exciting ng araw ang story ng The Right One dahil nabago na ng isang magical typewriter ang sitwasyon ng mga pangunahing karakter sa kwento. Unpredictable yung bawat eksena na mapapanood po ng mga kapuso natin, ng viewers natin. So even us, habang ginagawa namin itong proyekto na to, nagugulat din kami every week, may bagong pasabog. This April naman, Paris bound na ang Ruka couple para kunan ang ilang nalalabing eksena para sa The Right One. Ito raw ang dream destination ng mga karakter nila sa serye na sina Joyce at Liam. At excited na raw silang mag-travel to Europe together for the first time. The fact that we are able to go there for work and to go on vacation and to travel na din as well, mas masaya. Ang ganda ng mga eksena na gagawin namin doon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Walang kahirap-hirap na natangay ng dalawang lalaki ang isang motorsiklong pagmamay-ari ng dati nilang landlord. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Magkaangkas sa motorsiklong dumating ang mga suspect na iwan ang nasa manibela habang ang angkas. Sinipat kung tulog ang may-ari saka kinuha ang motorsiklong nakaparada sa labas. Nagtaka nga ako na bakit ganun kabilis. Pagkasampa pa lang niya, start agad eh. Kaya nagtaka ako na bakit ganun. Eh, nasa akin naman yung dalawang susi. Paulit-ulit na nireview ng biktima ang CCTV video hanggang sa makilala niya ang mga kawatan. Dati namin borders yan, sir. Nakatira sa amin yan dati. Nag-conduct po ng follow-up operation yung ating UNCAR unit together with Substation 8. So, pinuntahan po sa last known address na nilipatan po nitong suspect. At doon po, nahuli po siya. Huli na. Na-recover ang motorsiklo sa mga suspect na sina Jake Cassing at Angelo Huntura na tumangging magbigay ng panayam. Pero ayon sa investigasyon, na-duplicate niya yung ano sir eh, yung pinakasusian. Kasi dati niyang inihiram din yung motor ko na yon. Sa datos ng PNP na nakuha ng GMA News Research, nitong taong 2023, umaabot na sa 398 ang insidente ng motorcycle theft. Sa Metro Manila, sa PNP Annual Report noong 2022, umaabot daw sa mahigit 1,400 ang mga motorsiklong ninakaw at higit 900 o nasa 66% ang na-recover. Payo ng biktimang pangulo rin ng isang riders club sa mga kapwa niya motorista. Ipadlock niyo motor niyo or kaya wag na kayong magpahiram ng motor para hindi maduplicate. Alagyan po natin ng mga alarm, burglar alarm o kaya mga safety device para po hindi po makuha or manakaw. Sa well-lighted po natin iparada at sa tamang paradahan po, as much as possible. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. At abangan, pagbuo ng iisang online portal para sa lahat ng transaksyon sa gobyerno, iniutos ng Pangulo. Sa pagbabalik po yan ng 24 oras. Nitong 2022, GMA Integrated News ang nanguna sa online video viewership na 2.3 billion views sa YouTube, 2.9 billion views sa Facebook,
at mahigit 64 million followers sa mga social media platforms. Ang lawak ng ating naabot ay bunga ng pagtutulong-tulong ng GMA News, GMA Regional TV, GMA News Online, at Super Radyo pinagsama-sama bilang isang mega newsroom na GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Barbie here! Welcome sa aking life! Galing mo, idol! Grabe naman! Thank you naman, idol! Sepongs na kami! Ako din! Filay forever! Yes, of course! Ang galing mo, Asklay! Napanood ko sa... Ate, mas masayang ulit-ulitin ang Maria Clara at Ibarra sa aming official website. Malinaw na, kumpleto pa ang episodes. Doon ka na manood ha. The best ang quality entertainment. Siyang tunay, correct? Manood po tayo sa official sites kasi with your continued support, mas marami pa kaming magagawang original at exclusive content para sa inyo. Kaya stream responsibly and together, let's fight piracy. It's your turn to shine, mga kapusong Cebuano. Get your chance to be the next big kapuso star. Tara na sa Sparkle Caravan Singing Audition for singers, singing duos, choir groups, a cappella groups, and bands. This April 15, 10 a.m. to 5 p.m. sa Activity Center, Ayala Mall, Central Block, Cebu City. Be part of Sparkle, the country's leading talent management group. Tara! G-audition na sa Sparkle Caravan. Let's get personal. I'll give you time to answer. Okay. Recently, umamin na kayo na hiwalay kayo ni ni Mayor Mark Alcala. Yeah. And how's your heart? My heart is full right now. I really have. I recovered from the breakup already. Kasi last year kami hiwalay. I just didn't. Mm-hmm. Stayed quiet about it. I didn't tell anybody. So, ngayon na, I'm confirming it to people. I think I'm ready to. It's about time, no? Yeah, it's about time na rin. Para hindi na rin ako makatanggap ng mga tanong na, bakit hindi lang umibisita ng Lucena? Kayo pa ba? Bakit parang sabi nila may third party? Pinagpalit ka na? Ayan, rumors, yung mga ganyang tanong. It's all the best to confirm it, and yeah, my heart is okay, right? I'm really happy. And I have nothing against it. Naka-recover na ako sa heartbreak. Did you remain friends after the breakup? No. Okay, that's so candid. No. No. Nung tinanong rin sa akin yan una, it was so hard for me to answer, pero I have to, stick to it. But I have nothing against my ex. It's just that it's hard to say that we're friends because after the breakup, we never saw each other again and we never really talked to each other. You never hung out, kumbaga. Oo, we never talked and saw each other again. Natapos lang talaga ng yun na yun. Natuldukan and then wala nang. So I can't say we're friends kasi parang it's impossible that we're friends. Oo, kasi parang yun na nga eh, that's an overused term eh, na parang porque okay kayo, nung nag-break kayo, friends na agad. Eh parang, di ba, there's a lot to the world eh. Not naman to say na parang pag sinabi mo na hindi kayo friends, hindi naman ni kayo mag-aaway. Yes, siguro ano lang din kasi, at first nga, I don't think also, it's like I should pressure myself is if I should, ask myself, dapat ba maging friend ko siya? Kasi para I was able to move forward naman after the breakup. So parang, I don't wanna go back there and question myself, dapat ba friends kami? Kasi parang okay na ako eh. And with him, he's okay na also with his life right now. So parang it's better to move forward na lang. And I don't wanna, pressure myself na isipin ko pa ng maikip kung kailangan ko ba maging friends kasi it's not a big deal to me anymore. Yes. It's none of my business anymore na
na, you know, to go back there or like to be part of his life again. It was a mutual decision. We both agreed to it. It was, wala namang galit sa isa't isa after the breakup. So, you know, I think it's better to just keep it that way. And we both move forward quietly without any, you know, walang sumbatan and everything. So, yun ang maganda eh, di ba? Na parang you decided to end the relationship and that's it. That it didn't work. Yeah, so, yun lang talaga yung parang people are making a big deal out of it. Kaya nabibigla din ako, parang tapos na ako dyan. Tapos bigla ito na naman. So, I really get pressured. Pero, okay, kamusta naman yung buhay single? How is it being single again? Kasi, iba yan. Yeah, I actually enjoy being single. Siguro the first few months, I'm not gonna lie, it was very difficult for me kasi when I started living alone, that was the time also that I just had a breakup. So parang I really felt physically, emotionally, and mentally alone. Wait, Ash, hindi ba torture yan? Na parang... I know that my friends were, ano naman, or, you know, or, they're all there. I actually know. Nababahala raw ang Transportation Department sa dumaraming bilang ng nasasawi sa mga aksidente sa kalsada. May panawagan naman ang United Nations Special Envoy for Road Safety na nasa bansa. Nakatutok si Joseph Moro. Sa aksidente ito sa Ilocos Sur, kitang-kita ang pagsalpok ng isang tricycle sa kasalubong nitong closed van. Kumain ito sa lane ng van. Patay ang driver nito. Sa lipa naman, inararo ng kotseng ito ang dalawang tricycle at isang motorsiklo. Minamaneho ang kotse ng isang 17 anyos na lalaki na namatay sa aksidente. Walong sugatan kasamang isang 7 buwang gulang na bata. Nababahala ang Department of Transportation o DOTR sa tumataas na bilang ng mga namamatay sa mga aksidente sa kalsada. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, lampas 11,000 ang namatay sa road accidents noong isang taon. Mas mataas na ito sa lampas 10,000 namatay bago magka-pandemya. Ito rin ang pinakamataas na hindi sakit ang dahilan ng pagkamatay. Ayon kay Bautista, ilan sa mga dahilan ng mga aksidente sa kalsada, pagmamaneho ng lasing, speeding at pagtitext habang nagmamaneho. Many drivers don't fear the road. There's no fear. Sa paunang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa lampas kalahating milyong namatay ng mga Pilipino noong 2022, pang-13 pinakamaraming namatay sa aksidente sa kalsada. Mas mataas lamang ng 1,000 sa mga namatay dahil sa COVID-19. Ayon sa United Nations, sa buong mundo, sa kada 24 segundo, isa ang namamatay dahil sa aksidente sa kalsada. Ito rin ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga bata at kabataan, edad 5 hanggang 29 years old. Nasa bansa ngayon si United Nations Special Envoy for Road Safety, Jean Todt, para ipanawagan ang mas ligtas na mga kalsada. Isinusulong niya mahigpit na pagpapatupad ng mga batas trapiko. May ilan ding mga praktikal na paraan para maiwasan ang mga aksidente sa kalsada, tulad ng pagtatakda ng mga speed limits, batas sa pagsusot ng seatbelt at paggamit ng mga helmet. Sa mga syudad daw na may laganap na mass transportation, bumaba ng kalahati ang bilang ng mga namamatay sa aksidente. Pero ayon sa UN, ang dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng mga aksidente sa kalsada. Human behavior. Behavior at all the level. You know, the behavior of a pedestrian. A pedestrian can provoke an accident with a car, with a motorbike. Ito rin nga ang sinusubukang solusyonan ng DOTR sa pagpapatupad na mas mahigpit na pagkuha ng mga driver's license at pag-iinspeksyon din ng mga pribado at mga publikong sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mas malaya na nakakapalaot sa Pag-asa Island ang mga mangingisdang Pinoy ayon sa ilan sa kanila. Nabawasan na rin kasi ang mga umaaligid na barko ng China roon. Nakatutok si Chino Gaston. Barko ng Chinese dito. Limang barko na lang. Nang magpalaot kanina mula sa Pag-asa Island sa Palawan, napansin ng mga mangingisda na nabawasan ang mga barko ng China sa palibot ng mga sandbar at bahura malapit sa isla.
dahil mas nakakalayo ang mga mangingisda sa karagatan, mas maraming nahuli ang mangingisdang ito. Sa tingin ng mangingisda rito, ang napapadalas na pagpapatrolya doon ng Philippine Coast Guard at Navy ang dahilan kung bakit umaatras o nababawasan ang dami ng Chinese fishing militia. Ayon sa PCG, mas maraming bargo pa ang kailangan para mabantayan ang 15 Coast Guard District sa buong bansa. May 3 offshore patrol vessels pa lang sa ngayon ang Coast Guard. Meron tayong nabiging limang regional district station-wide at ang unang kailangan dyan yung offshore patrol vessel. Meron tayong station and substation na kailangan for quick response vessels immediately that can be deployed and can respond to any emergency and law enforcement operation in the area. Ang mga local shipbuilders sa bansa naniniwala namang mas mapapalakas ang pagbabantay sa ating teritoryo kung dito na lang bilhin ng gobyerno ang mga patrol vessels at small fast craft na magbabantay sa mga isla. May mga Filipino shipbuilding company gaya ng PropMec na nakakapag-supply na ng fast craft sa Philippine Marines at Philippine National Police. It's sad that a lot of our product still has to come from abroad. And you never know what will happen in the future, whether supplies are difficult to get, whether it's difficult to travel again, or should there be conflict. Bukas naman daw ang Philippine Coast Guard na bumili ng sariling atin. Ang problema lang, halos lahat na binibiling barko ng Coast Guard ay sa pamamagitan ng mga foreign soft loans kung saan ang napipiling supplier ay mula rin sa bansang nagpapautang sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas. Chika in a minute! Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. You're beautiful, no matter what you're going through. Body positivity. Yan ang mensahe ni American singer Ariana Grande sa isang TikTok video kung saan open niyang sinagot ang concerns ng ilan sa kanyang physical appearance. Paalala ni Ariana, there are many different ways to look healthy and beautiful. At dapat na maging mindful sa pagbibigay komento sa looks ng ibang tao online. The Marvel's teaser is now here! Kabilang sa kinakiligan ng fans ang pasilip sa first look ni South Korean Oppa, Park Seo-joon, na featured sa The Marvels showing this November. 1 million! Happy birthday, Mom! Emotional naman na ibinigay ni Kiray Celis ang birthday gift niyang 1 million pesos sa ina. Pinag-ipunan raw talaga niya ito ni Kiray para na rin sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Nice rin daw niyang maging inspirasyon para sa mga katulad niyang breadwinner ng pamilya. Tutukan! Masayang island hopping sa Palawan ng isang turista mula Australia na udlot sa kamandag ng anong hayop? Kuya Kim, ano na? Sa pagbabalik yan ng 24 Horas. Sisisihan ko na hinayaan lamang na magkaganto kung alam ko lang. Pag-iisip ka ba? Ang ating hangganan susulitin ko ang bawang George! Hatid namin ang balita sa umaga, tanghali, hapon, prime time, late night, at sa lahat ng oras ng broadcast. Inaabot ang lahat ng sulok ng Pilipinas, ang pangunahing newscast ng GMA. 24 Horas ay siya ring nangungunang TV program. Sa buong bansa, kinikilala ang newscasts ng GMA Integrated News ng prestigyosong award-giving bodies sa loob at labas ng bansa, kabilang ang Peabody Award para sa ating coverage ng Super Typhoon Yolanda. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
Ash, I will end this with a segment in Updated with Nelson Canlas, wherein I will turn the tables around and you ask me anything. Ay! Anything. Okay. Anything? Anything. How's your heart? Babalik ka rin sa'yo. Oo, how's my heart? How's okay. your heart? You know, funny because marami akong episodes dito sa Updated with Nelson Canlas na similarly, tinatanong ako ng ganyan. And how's my heart? Kasi parang for me, when I say it's good, it's an understatement eh. Pero when I say it's excellent, over naman. So, I think I'm in between that perfection and good. I have been very happy for the past 9 years. Bye. Not every day happy. Not yeah. every day happy. But, of course, di ba may mga araw na, you know, nag-aaway kayo, yeah, na ganyan. Yeah. May mga araw na you get to be tested. And, you know, my partner is so testy. yes. Pero, I'm generally happy. Like, if you're going to look at it in a, you know, bird's eye point of view, na parang, ah, that's one happy person. And, yeah. I've been with the same person for 9 years, and we have been married wow. for 5 years. And wow. there's not much I can ask for in the relationship kung yun lang ang tatanungin. Although, syempre, sana we could travel more, we could have more time to spend with each other, but, you know, course, pero yung the relationship per se, the little things kasi, like parang we share this, oh, I go out to work, he goes out to work, pero this moment in our day wherein we call it the couch time, na parang yung we after shower and then we turn on the TV every and then, time, oh, meron kaming time na, although alam naman namin pareho na makakatulog ako whenever we have the couch time, pero that moment na parang whatever is in that couch, our dog, tapos kaming dalawa, we just, the most important things in my life is in this couch right now. So, yun. I have one last question. Sure, go ahead. Always ask these people. I also ask them also. Siyempre kasi hindi nyo naman po sabihin sa akin yung age nyo, but your life right now, ano pa po yung parang gusto nyo gawin? Like, I would always ask older people na, you know, yung mga may narating na, like, of course, you're a very famous journalist. What else do you... Famous? Come on, Ash. Yeah, alam mo yung parang may milestone ng narating. So parang, what else do you want to achieve in life? Ah, okay. I will not lie about my age. You know, I'm very vocal about my age. I'm already 53 this year. 53. And when I was younger, I thought na parang na-reach ko na yung parang peak and then nag-plateau na, parang wala na. And I'm so much in a hurry na parang kailan ba ako magkakaroon ng ganito? Kailan ba ako ganito? Kailan ba ako ng ganito? Pero napansin ko nung medyo matanda na ako, I don't care anymore. I am just enjoying the ride. And napapansin ko umaangat yung buhay ko. In terms of not in terms of fame, but in terms of the people who trust me. So parang it's more of you're just enjoying every moment. Yes. Living life. Kasi alam mo, yun din ang may impart ko sa iyo. Ah. Like, I know you're very young, but mm-hmm. you know, you're in your early 20s. And probably, you know, at the back of your head, you're thinking na parang kailangan kong, I need to hustle. Para yeah. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang masayang island hopping sa Palawan ng isang turista mula Australia na uwi sa disgrasya matapos mamilipit sa sakit ang kanyang paa. Ano kaya ang nagdulot nito? Ang dream vacation sa Pinas ng Australian content creator na si Lauren na Aberia. Habang nag-island hopping kasi siya sa Palawan, naramdaman niya na lang daw na tila may kumagat sa kanyang paa. Na siyang rason para mamilipit ito sa sakit. My toe was just, it kind of went purple. It was around 3 hours, pretty intense pain.
Kaya ang turista silugod na sa health center sa kabilang isla. Went and got the hammock. We hopped on the boat. Go to a nearby island. The local Filipino people were really helpful. I looked down at my toe and there was like the 3 marks. And that's when I thought maybe it could be a snake. Pero kung ang mga residente tumulong kay Lauren ang tatanungin. And they were able to tell me that it was a scorpion. Kuya Kim, gaano kadelikado ang sting ng isang scorpion? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na lahat ng species sa scorpion ay merong venom? Out of the 1,500 species ng scorpion, 25 hanggang 30 lamang ang merong venom na nakamamatay. Ang kamandag ng scorpion ay nanggagaling sa buntot nito na kung tawagin ay telson. At meron tong venom delivery mechanism na kung tawagin naman ay aculeus. Ngunit anong classic scorpion kaya ang nagsting sa turistang si Loren? Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, ang posibleng nagsting kay Loren, isang Asian forest scorpion na marami sa isla ng Palawan. They inhabit areas that are humid. Meron silang matataguan yung ilalim po ng mga bato, mga rubbles, mga logs. Kung saan po, pwede po sila mag-lay po ng ambush tactics para po sa kanilang mga prey. Wala pa po nakandak po na population study. Kung ilan po ba yung estimated na total population ng mga scorpions po dito sa Palawan? Pwedeng maging lethal ito sa tao kung may allergic reaction siya sa stings. And sa bata din. Healthy adult naman, hindi naman siya ganun ka-lethal. Once we went to the medical center, I just took some painkillers, some antihistamines. Kahit may kirot pa rin nararamdaman, si Loren ligtas na tinuluyang bakasyon. We definitely want to come back. It didn't put me off traveling to the Philippines. Kapag tayo naman ang nalagay sa kagayang sitwasyon, ano nga ba ang dapat gawin? Kapag tayo ay na-sting ng alakdan, ang unang gawin, i-disinfect ang bahagi ng katawan na na-sting nito. Hugasan gamit ang sabon at tubig para mabawasan ang pamamaga, mag-apply ng cold compress, tsaka isugod sa pinakamalapit na health center o ospital. Samantala, para malaman ang trina sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 hours. Kamusta ka na? Ay ka lang. Kasunod ng utos ng Pangulo, gumugulong na ang pagbuo ng isang online portal para sa lahat ng transaksyon sa gobyerno. E kailan naman ito magagamit? Tinutukan niya ni JP Soriano. Ano ba yan? Minsan ang tagal ng pila. Tandang-tanda pa raw ng TNVS driver na si Jojo kung paano siya inabot ng siyam-siyam bago nakakuha ng Provisionary Authority Permit sa LTFRB. Pupunta ka sa guard, bigyan ka ng number, punta ka sa ganito, window 1, tapos punta ka ng window 2, pero window 2, punta ka window 3, mga ganun. Tapos akit ka second floor. Sa ibang government office naman namin, naabutan si Louie. Pero kailangan pa daw niyang umalis para sa ibang requirement. Lost plate po yung ano ko. Kailangan pa po ng affidavit of loss. Kukuha pa po ako. Wala pa po. Magpapaano pa po ako eh. Papanotaryo pa po. Para matuldukan ang ganitong hassle, iniutos ng Pangulo na bumuo ng single operating system. Ibig sabihin, lahat ng government transactions pwedeng gawin sa iisang online portal. Anti-Red Tape Authority o ARTA at Department of Information and Communications Technology ang gagawa nito. Para mapabilis talaga ang proseso, and it will be done online, online filing, online processing, online payment, and even printing of required permits and licenses can be done online. Kabilang sa planong ma-access diyan, ang import permit na sa ngayon ay inaabot ng hanggang 9 araw at export permit na inaabot ng 3 araw ayon sa World Bank. Sa ibang bansa sa Southeast Asia, 10 oras lang. 73 ahensya raw kasi ang may kinalaman sa pag-i-issue ng mga permit. Kaya ang utos daw ng Pangulo. Integrate natin itong lahat ng 73 trade regulatory agencies, magkakaroon ng business process mapping. Pag ito'y sangayon sa commitment ng Department of Finance at DICT, within the year, we will be able to onboard 18 other regulatory agencies. Pero ilang lokal na pamahalaan na ang maituturing na modelo sa pagpapabilis ng pagpoproseso ng mga business permit. Binanggit ng ARTA ang mga one-stop shop ng Quezon City, Valenzuela at Marikina na balak ipatupad sa lahat ng munisipyo at city hall sa buong bansa, pati sa ibang mga ahensya. The best way to fight red tape and corruption at ang electronic business one-stop shop should be required not only for the processing of business permit. Ang tanong, kailan ba ito magagawa? Hopefully within the year.
kasi ang utos ng President, bilisan natin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa susunod na buwan na ipatutupad ang single ticketing system kung saan pwede na magbayad ng multa online. Pero 7 syudad pa lang ang handang magkasanyan. Kung ano-ano, alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. Simula sa susunod na buwan, magiging pare-pareho na ang sistema ng paninikit, halaga at paraan ng pagbabayad ng traffic violations sa buong Kamaynilaan sa pamamagitan ng pinirmahang MOA at data sharing agreement ng 17 bayan at lungsod sa Metro Manila. Simulan muna natin sa 7 lungsod, no? Upang makita rin natin ano yung mga bagay na dapat pang ayusin. Handa na raw ang 7 syudad kung saan unang ipatutupad ang single ticketing system. Gagamitin ng mga LGU ang ticketing device na ginagamit ngayon ng LTO na nakakabit sa Land Transportation Management System ng ahensya. Pipindutin na lang po yung mga violations. Hindi na po mag-iimbento ng kung ano-anong violations. So, in effect, makakabawas din po ito sa traffic dahil bibilis yung proseso, mababawasan yung pagtatalo. Bawas corruption din daw ito dahil hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mahuhuling motorista. Pwede na rin magbayad ora mismo sa pamamagitan ng e-wallet gamit ang device. Maaring 28 years ago, hindi pa computerized ang LTO. So, maraming factors yan. Hindi lamang naman siguro dahil hindi nagkakaisa yung mga Metro Manila mayors, pero more on advancement sa technology. Sa bagong sistema, 500 hanggang 10,000 piso ang penalty para sa paglabag sa 18 common traffic violations at 6 na special laws. Hindi rin daw basta-basta maa-access ang datos ng mga mahuhuli. Select lang po and may biometrics po bago nila ma-access yung mga data po ng LTO. Ito po sa pagpapakita natin na pinoprotektahan natin yung mga datos po ng ating mga kliyente. May 2, sisimulan ang single ticketing system sa 7 syudad na susundan ng iba pang mga lungsod kapag na-integrate na sila sa sistema. Hindi pa man ito na ipatutupad, panukalang gamitin na ito sa iba pang panig ng bansa para buong Pilipinas, iisa na ang magiging sistema. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. 70% ng mga batang Pilipinong estudyante ngayon e di marunong magbasa o di naintindihan ang kanilang binabasa. Ang mungkahi ng isang mambabatas, simplehan na lang ang curriculum. Nakatutok si Mark Salazar. Sa dialogong ito ng Department of Education at ng Congressional Commission on Education, inilatag ang malalang problema. 9 sa bawat 10 batang Pilipinong mag-aaral daw kasi ay hindi marunong magbasa o umunawa ng binabasa. Maraming pag-aaral na nagpapaliwanag kung bakit ganito ang sitwasyon ng Pilipinong mag-aaral. There is a learning gap of 5.5 years, meaning for a learner who is undergoing 12 years of basic education, only 6.5 years is being learned by that same learner. Only 2/3 of students in rural schools had 1 textbook per student. Sa opening statement ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, nagpapasalamat siyang katulong nila ang mga mambabatas sa paghahanap ng solusyon sa problema. If there are ways by which we can collaborate and support one another, we would be glad to hear them, for we believe that the gargantuan task of addressing the woes of the education sector will not happen overnight, nor can it be achieved by DepEd alone. Sa panig ng DepEd, may mga re-education program daw para sa mga guro at may 9,650 teacher positions daw na bubuksan ngayong taon. Para naman sa mga mag-aaral, kasama sa reforma ang pagrebisa sa curriculum ng kinder to grade 10. We will launch the K-10 curriculum this year. We will launch a recalibrated national learning recovery program which utilizes a whole-of-nation approach. There's going to be the DepEd side of it, but there's going to be the industry stakeholder side of it. Ang bilin lang ng ilang mambabatas, simplihan lang daw ang curriculum sa pinakamahalagang mga subject. Ang kailangan lang po natin sa isang Filipino student, turuan magbasa at naintindihan niya yung binabasa niya. Reading lang at mathematics at yung GMRC. Sabi niyo nga ni Ma'am Sara, babawasan niyo yan talaga. No? I think we are really hoping
that we get to that point na talagang let us give the Filipino child the chance na reading. Sa infrastruktura naman, may nakalaang budget daw sa 2023 para magtayo ng 5,081 classrooms. May 50 million pesos din daw para sa apat na bagong alternative learning system centers. Pero sabi nga ni Senador Sunny Angara, baka mas mura at praktikal na gumamit ng teknolohiya kesa magtayo ng gusali. I just see technology as a way of, ma'am, of leapfrogging a lot of our problems kasi medyo analog pa yung approach natin. How many classrooms do we need? How many, etc. So I think technology can help us leapfrog a lot of these problems. May mga plano naman daw ang DepEd para sa mga electronic textbooks at e-libraries at online education portals para kahit nasa bahay tuloy ang pag-aaral. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Mas lalong lumalakas ang global presence ng Kapuso Network. This year kasi pito sa top rating at highly acclaimed TV series ng GMA ang ipapalabas sa Russia. Sa pamamagitan ng content distribution arm ng Kapuso Network na GMA Worldwide, idadub in Russian at ipapalabas sa leading Russian broadcaster ang Love You Stranger, Return to Paradise, Artikulo 247, Love You Too. Kapag nahati ang puso o broken hearts, First Yaya o The First Nanny, at Lolong o Crocodile Whisperer. Ito ang kauna-unahang partnership ng GMA Network sa Russia para maihatid ang best of Philippine entertainment sa Russian viewers. Up next, ang pasilip sa bagong look ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes para sa isang upcoming series. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Bukod sa Mega Manila, nasa 69 na probinsya at 16 na highly urbanized city sa buong bansa, ang GMA Integrated News. May mahigit 60 news teams, 12 regional TV stations, lampas 60 news stringers sa loob at labas ng bansa, at lumalaki pang bilang ng online writers at reporters. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
Back in the Philippines naman ang K-pop group na Treasure to make their fans happy sa kanilang two-day concert this weekend. At may special message pa sila sa kanilang fans, ang Treasure Makers. Iti-check sa atin yan ni Nelson Canlas. Fanyor? Treasure! Hello, we are Treasure! Nagbabalik sa Pilipinas ang itinuturing sa isa sa fastest rising K-pop groups na Treasure. Sa kanilang second time sa Pinas, not just one but two nights ng kanilang first ever concert ang kanilang pasalubong para sa Treasure Makers. Sino ba ang bias mo? Kina Choi Hyun Suk, Jihoon, Yoshi, Jungkyu, Yoon Jae Hyuk, Asahi, Do Young, Haruto, Park Jung Woo, at So Jung Hwan. Salamat! Isinare ng grupo ang kanilang naging sikreto sa mga kantang nagpapaindak at nagpapakilig sa mga fans. Where do you normally get your inspiration from when you're creating music? 뭔가 제 개인적으로 되게 되게 Nagbabasa po ako ng poem kasi meron po doon yung mga vocabulary na hindi po namin ginagamit and yung mga unique words, kaya doon kami natututo. Siyempre, ang kanilang energy galing daw sa Treasure Makers. Energy가 지금 tour를 하고 있으면서 kasi sobrang lakas po yung energy namin by life, kaya doon po kami nakukuha ng mga energy. 필리핀에서 정말 많은 사랑을 보내주시고 있는 거기 때문에 그거에 대한 감사함은 저희 멤버들 다 너무 unang-una sobrang appreciate namin kasi kapag ibig sabihin na mag-additional concert, it means sikat po kami dito sa Philippines at marami pong nag-aabang po sa amin, yung mga Filipino fans. Kaya ibibigay po namin talaga yung best performance. Natatandaan pa rin daw ng ilang miyembro ang ilang Filipino words na kanilang natutunan nang una silang bumisita sa Pilipinas. So, chaju 말하는 건데요. 살라맛! 저도 자주 쓰는 말이 있는데요. 마할키타! 마할키타! 나구우마파우 din daw ang kanilang pasasalamat at pagmamahal sa fans na walang sawang nag-abang sa kanilang pagbabalik sa bansa. 필리핀 팀 여러분들, 항상 저희에게 많은 사랑과 First of all, thank you so much sa mga Filipino fans namin kasi sila po yung nagsusupport talaga palagi sa amin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kung kailan tag-init at maraming gustong magbabad sa dagat, sa kakaraniwang naglilitawan ng mga dikya o jellyfish, nakakasting pa naman ang ilan at may nakamamatay pa ang mga pwedeng lunas pag nadikitan. Alamin natin sa pagtutok ni Marie Zumali. Sa dagat ang puntahan ng marami sa atin ngayong tag-init na. Pero mag-ingat dahil bakang masayang outing, mauwi lang sa disgrasya kung mabibiktima ka ng mga dikya. Ayon sa mga eksperto, madalas naglilitawan ang mga dikya kapag tag-init dahil ang mainit na temperatura ng tubig ang ideal para sila'y mag-congregate, manghuli na makakain at magparami. At dahil ito rin ang panahong maraming tao sa beach,
mas mataas ang insidente ng jellyfish stinging o yung mga nadidikya. Ang pamilya Marasiga nauna nang nagbakasyon sa La Union nitong Holy Week break. Pero ang dalawa sa mga anak, magkasunod na nadikya o nasalabay habang sila'y lumalangoy sa dagat. Suddenly something touched me and it felt weird, like a thousand thorns pinching me. Mm-hmm. And then it became rashes. I suddenly felt na there was a sudden pain on the back of my leg. It was like many needles, pins and needles stabbing it. It was painful enough that I couldn't bend my leg, so I needed assistance to walk properly back to the shore. Agad daw nilagyan ng suka ang kanilang mga sugat at ibinabad sa mainit na tubig kaya bahagyang naibsan ang sakit at kati. Pero walong araw matapos madikya, makikita pa rin daw ang marka ng mga sugat. May mga insidenteng mas malala ang pwedeng abutin ng mabibiktima ng jellyfish sting, lalo na raw kapag ang nakadali sa iyo ay ang tinatawag na box jellyfish. Ito yung mga klase ng dikya na kwadrado ang hugis at may 115 kumpol ng galamay sa bawat sulok nito. Deadly. And within 5 to 20 minutes, a tiny grazing tentacle across the skin of a child or a baby can lead to death. And there have been many deaths that we know of in the Philippines. In some cases, hindi lang sa skin ang manifestation. No, nagkakaroon ng headaches, dizziness, and sometimes nasusuka, stomach pain, back pain, minsan nahihirapan na huminga. No, so pag ganun talaga, it's an emergency procedure. Oras na madikitan kayo ng galamay ng dikya? Ang dapat niyong gawin is unang-una tanggalin yung parte ng jellyfish na naiwan doon sa balat. No? So huwag niyong kakamayin. If you can wear gloves, mas maganda. Rinse the surface with copious amounts of vinegar and then to do hot water, safe hot water immersion, 42 to 45 degrees Celsius for 45 minutes. As hot as you could stand for a nice 45 minutes. That will inactivate the venom. And what vinegar does is it basically causes the architecture of these tiny little bombs to swell. It becomes hydroscopic. And once that happens, those nidae are incompetent. They can no longer fire. Huwag daw kakayurin o pupunasan ng tuwalya dahil lalong kakalat ang lason. Huwag rin kuskusin ng alkohol o ng buhangin at huwag lalagyan ng yelo o huhugasan ng tubig dagat. At taliwas sa paniniwala, wala raw maitutulong ang pag-ihi sa parting nadikya. Sa halip, lalo pa raw itong nakakasama. There can be some infection and can make matters worse. It's wrong and it's not helpful because urine is not a sterile solution. There are bacteria there. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Tinutulan ni Maguindanao del Sur Governor by Maria Mangudadato ang pagtalaga sa kanya ni Pangulong Marcos bilang officer in charge ng lalawigan. Itinalaga siya ni Pangulong Marcos sa naturang pwesto nitong nakaraang linggo kasabay ng pagtatalaga kay Abdul Rauf Makakuwa bilang OIC naman ng Maguindanao del Norte. Munso dito ng pagkakahati ng lalawigan sa dalawa sa bisa ng Republic Act 11550. Apilan ni Mangudadato sa Pangulo. Pag-isipan ulit ang desisyon, lalo't elected o iniluklok daw siya bilang gobernador ng nadating lalawigan ng Maguindanao at naninilbihan na bilang gobernador ng Maguindanao del Sur. Ang batas din na ito ang sinasabing basihan, kaya naninilbihan na bilang gobernador naman ng Maguindanao del Norte si dating Maguindanao Vice Governor by Fatima Aini Sinsuat. Kaya sabi ni Mangudadato, wala na raw bakante sa mga nasabing posisyon para magtalaga pa ng OIC ang Pangulo. Sinisika pa namin kuna ng pahayag ang Presidential Communications Office tungkol dito. Nagpaparami na ng mga turista, nagpaparami pa ng mga isda. Magagawa raw yan ng mga eskultura na ilulubog sa bahagi ng dagat sa Ilocos Norte. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Museum hopping ba ang trip mo pero gusto mo ring i-explore ang kailaliman ng dagat? Ang ganyang 2-in-1 pasyalan na tila Mission Impossible. Balak gawing part of your world sa Corimao, Ilocos Norte. Ang mga eskulturang gawa sa simento at bakal ng 20 artists ilulubog sa dagat upang maging bahagi ng Underwater Museum.
ang may ideya, president ng sikat na Pinto Art Museum na si Dr. Joven Kuanang. I worked in my mind na maganda siguro kung we can use the sculptures as artificial reefs. Sa ilalim ng 10 talampakan at layong 1.5 kilometers mula sa shoreline, balak ilubog ang mga obra na kinalaunan ay titira ng mga isda, kaya magsisilbing ecotourism site na makakahikayat daw sa mga diver. Makakadagdag din umano ito sa huli ng mga mangingisda. So the children along the coastline are mga papayat pa para silang malnourished. So I said, well, you know, this has got to be a solution. Bukas sa mga ganitong hakbang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, pero kailangan daw itong pag-aralan munang maigi. Para makita natin kung ano ang magiging epekto nito doon sa marine habitat ng isang lugar. Kung pagkatapos niyan, syempre kailangan pakatandaan na may mga permiso na kailangan kunin sa DNR. For example, yung mga environmental compliance certificate. Kung di mo pa rin ma-imagine kung paano ang atraksyon sa lupa ay pwedeng ilagay sa ilalim ng tubig, nagkaroon na ng underwater museum sa dagat sa Turkey. Sa lalim na 18 meters, makikita na ang ilang kopya ng historical artifacts tulad ng Enes Castle. Dati na rin nagkaroon ng Underwater on the Moon exhibit ng glass art sa lawa sa Estonia na perfect para sa freediving at art enthusiasts. Ginawa ang exhibit sa isang bilangguan noong Soviet era na nakatayo sa quarry na kalaunay binaha at naging lawa. May underwater life-size sculptures na rin dinarayo ang mga turista at divers sa dagat sa Hilimeno sa Indonesia na nagsisilbing artificial reef. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Packed with projects ngayon si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Bukod sa hosting, nagsimula na ang taping niya para sa upcoming Kapuso Murder Mystery Series na Royal Blood. Si Dong ay pinasili pa ang first look ng kanyang character sa chika ni Lars Santiago. Naka-hair mullet at blonde highlights pa. Sinong mag-aakalang ang lalaking ito? Si Ding Dong Dantes pala. Ito ang look ni Ding Dong sa bago niyang series na Royal Blood para sa karakter niyang sinapoy. Parte yan sa pagbuo ng isang karakter, kailangan talaga. Swak nga raw sa karakter niyang sinapoy ang look ni Dong. Isa siyang delivery rider, mahal siya ng mga tao sa kabaligiran niya, tapos may anak siyang isang napaka-cute na babae at makikilala niya yung tatay niya na mayaman pala. Kasama ni Dong sa first day ng taping, si Narabia Mateo, Benji Paras, John Fair, at Arthur Sulinap. Napakasaya kasi si Kuya Benji, nakatrabaho ko na at happy ako to be with him again. Siyempre si John Fair, si Arthur mula Encantadia days pa 15 years ago. And of course si Rabia, first time ko nakasama ngayon. At ngayong magiging abala na siya sa taping. Paano kaya hahatiin ni Ding Dong ang oras niya sa pag-host ng Family Feud at sa padating pa niyang show na The Voice Generation? May kanya-kanyang araw at saka basta huwag sila mag-alala, yung mga pinapanood nila, mananatili yan and madadagdagan pa. Puno ng energy si Ding Dong sa taping dahil ilang araw daw siyang nakapagpahinga. Team bahay kasi silang buong pamilya noong Holy Week. Hindi po kami sumabay. Okay, kasi may panahon po kami para makipaglaro talaga sa isa't isa, lalo sa mga bata. So, talagang ano, yung oras na yon ginamit namin para sa amin. Pampamilya talaga. Pampamilya. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.